Ayan, so magandang araw po ulit sa inyo, no, mga kaibigan. Salamat po sa patuloy niyong panonood sa YouTube channel ko at sa mga videos ko. Ngayon po, pag-usapan natin kung paano natin gagamutin o matutulungan yung mga manok natin na namumutla. Paano natin sila papulahin yung mukha nila. Una po sa lahat, ang manok na maputla, indication po yan na kulang sila, no, may kulang sa kanila, either vitamins or supplements, minerals, ganyan. E pwede rin na may sakit sila. So, unang treatment natin na gagawin is purgahin natin. Kasi baka yung manok, meron din siyang mga bulati. So, purgahin muna natin sila. Then, obserbahan natin yung manok. Pag nakita natin na matamlay pa rin, medyo talagang maputla, papainumin na natin ng gamot na ito. Ayan, so, napurga na nga natin yung manok, no? Makalipas ng isa, dalawang araw, may kita natin, matamlay pa rin, may nakumain, tapos ganoon pa rin, maputla, wala namang inilabas na bulate. So baka kulang, no? May kulang sa manok talaga natin, kulang ng vitamins, minerals, iron. So pag-usapan natin lahat yan. So meron ako ditong dalawang klase ng gamot, no? Ang una ay yung tinatawag na Regel Forte, gawa ito ng LDI. Ito, nasa 15 pesos ang isa nito. Ang LDI, Regel Forte, meron itong vitamin E, may kasama itong ginseng, at may tinatawag nila na methyl testosterone. So, ano nga ba ito, no? Based doon sa mga nabanggit natin na composition ng laman nito, ito ay nagbibigay ng kumbaga improved performance. Performance enhancer ang tawag nga dito, eh, sa Regel Forte, no? Improve niya yung speed, aggressiveness, improve niya yung endurance, meaning yung tatag ng manok natin, stamina pagdating sa laban, improve din niya yung muscle coordination. Ganyan, matamlay manok. Parang hindi niya alam kung paano ilakad yung mga paa niya. Dito yan. Pwede yung masolve nito ng Regel Forte. Ganun din, piniprevent nito yung sobrang pagod ng manok kapag tinitraining natin sila. So, ito ang Regel. Papakain natin to 2 days after nung huli nating pagpurga. Kapag matamlay pa rin tsaka namumutla yung manok. So, bibigay natin ito. Pwede natin itong i-mix sa patoka dun sa feeds, no? Pwede natin siyang durugin at i-mix dun sa patoka. Pero pwede rin naman ito, ang gawin natin is subo na lang direkta dun sa manok. So, mas maganda ito ibibigay natin sa umaga after nila kumain or sabay dun sa pagkain. So, ganun po siya, no? Ayan. Kukunin nyo yung sa loob kasi capsule to, eh. May capsule to sa loob. So, kung lalagay nyo siya dun sa feeds, kunin nyo yung capsule sa loob, buksan nyo, yung laman na parang pulbos nun, hahalo nyo dun sa pagkain. At kung hindi naman, pwede nyo may subo. Ayan. So, once a week lang. Ito. Ngayon, dumako tayo dito. Ayan. Ito yung pinakasikreto ngayong araw. Diba, nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung calcium ascorbate na napakamura. Ito naman, iron na napakamura. May hita nyo, nakalagi naman agad dyan, anti-anemia. Pangalan nito is ferrosulfate, gawa ng United Home. Ano bang ferrosulfate? Ferrosulfate, ito yung tumutulong para sa katawan ng tao na magbigay ng iron. Kapag yung tao ay anemic, no? Kung tayo, anemic tayo, kulang tayo sa dugo, matamlay tayo, ganun din, maputla tayo. So, yan, kulang tayo ng red blood cells, kulang tayo ng iron. So, ito yung iniinom. Usually, binibigay din to sa mga buntis. Ayan, nireseta to sa mga buntis, eh. Pero pwede din to makabili over the counter. Magkano nga bang bili ko nito? Ang bili ko nito is 155 yata, ang isang ano, isang ganito. So, kung i-divide mo yun dun sa 100 tablets na laman, lumalabas na piso
or 1 peso and 55 cents ang bawat isa. Sobrang tipid. Kumpara mo naman dito na 15 ang isa, di ba? So, parang 90% ang binaba niya, no? Yeah, so, ferrous sulfate. Ang ferrous sulfate, mas maganda itong ibigay kapag ka-empty yung stomach ng manok natin. Kasi yung iron, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan kapag empty. And so, usually bibigyan natin siya 1 or 2 hours before meals. So, I would recommend ibigay natin to sa hapon. So, kung kayo nagpapakain kayo ng alas 5, bigay niyo to mga alas 3. Ayan, no? Alas 3 or alas 4 para may time pa siya na tunawin yung iron. Tapos, ma-absorb ng katawan niya. And then, kakain siya ng patoka. Mabusog siya. Mas mabilis na niya ngayon na ma-absorb din yung nutrients galing dun sa patoka. Ayan, so, ito yun. Napakamura. Another tipid tips na naibahagi ko po sa inyo. Sana may natutunan kayo. And, ayan, basta kung ano man yung mga gusto nyo pang malaman or may mga gusto kayong itanong sa pagmamanok, pwede nyo pong i-comment or i-recommend nyo na yun yung talakayin natin next time. So, yan po, no? Kapag kayong manok matamlay at namumutla, ito po yung gamitin natin. Napakatipid po nito. Pero sulfate, 1 peso and 55 cents ang isa. Tsaka ito, medyo mahal nga lang, 15 bawat isa. So, salamat po, no? Hanggang sa muli.